Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 46 ng Widow's War, araw ng Lunes. Nagulat nga itong si Edward no, dahil nga bigla nga pumasok itong si Mercy, nagiiyak. Ginigising itong si Sam at natatakot pala siya dahil nanaginip pala siya ng masama. Binangungot siya, di ba? Na sinasaksak daw na ilang beses itong si Sam hanggang sa siya'y mamatay, pati yung kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Nagulat si Sam, sabi niya, Nay, ano po ba nangyayari? Ba't po kayo nag-iikahos? Nananaginip ako, anak. Takot na takot ako. Samantalang si George hindi siya mapakali. Dahil hindi pa rin lumalabas si Edward dun sa kwarto ni Sam hanggang dun sa palasyo. Ngayon nagkakausap itong magkapatid sina Jericho saka si Rebecca. Kuya, di ba sabi mo galing ka sa St. Ignatius Hospital? Wala kang nakuha ang ibang impormasyon tungkol kay Papa. Mabuti pa, hanapin mo yung mga contacts niya. Alamin mo, meron akong alam kasi na cottage ni Papa. Pwede kang kumuha ng mga impormasyon doon. Samantala, ito namang si Aurora, galit na galit kay Amando. Bakit merong kakambal niyang litrato na yan? Bakit merong lumabas na ganyan? Hindi ko alam, madam. Pero isa lang po ang natitiyak ko. Maaring naitabi po yan ni Ma'am Rebecca noong mga panahon na hindi pa po siya nagkakaroon ng diferensya o yung nadidepress. Pero siniguro ko po talaga noon na lahat ng gamit niya ay abo na. Siguraduhin mo lang na hindi na mauulit yan. Ha, Amando? Opo, madam. Sige na, dispatchahin mo na yan. Kinakailangan, hindi malaman ni Rebecca yan. Ngayon, eto na. Pinapakalman ni Sam ang nanay niya. Kumuha siya ng tubig. Nay, tama na ho. Uminahon na po kayo ng pag-iyak. Okay lang po ako, wala pong masama mangyayari sa akin. O diba? Ligtas naman po ako, pati po yung baby ko. Kaya tahan na po, Nay. Okay? Relax. Relax lang, Nay. Ngayon, habang naglalakad sila na magkapatid pababa ng hagdanan, nagkasundo silang magkapatid na ipagpapatuloy pa rin talaga ni Jericho yung investigasyon, di ba? Ngayon, sa di kalayuan, napatingin si Rebecca doon sa may bintana. Kasi kabilaan lang eh. Nakita niya na parang mayroon tao. No? Si, ano, George. Kasi nga nasilip siya doon sa may bintana eh. Lumapit siya ng dahan-dahan doon sa may gwardiya papalabas ng palasyo. Samantala, ito namang si Edward, nagkaroon na nga ng tiyempo na makalabas sa kwarto ni Sam. Ngayon ito namang si Jericho, nasa likod ng malaking pintuan, bukas na bukas yung pintuan eh. Nahuli si Rebecca ng mga gwardiya, sabi niya, Ma'am Rebecca, anong ginagawa niyo rito? Gising pa ho kayo. Meron kasi ako nakitang tao eh, doon sa labas, pwede bang pakicheck? Tinawag yung isang kasama na gwardiya para mag-robing, para mag-ikot. Sige, i-inspect mo nga, lumabas gamit ang flashlight. Tinignan. Nakatunog si George, kaya nagtago agad si George, dali-dali siya. Samantalang itong gwardiya dito sa may hagdanan, bigla na lamang nagising at nakatayo at lumayo na nga siya na para bang wala nangyari. Habang siya naglalakad, sa likuran niya biglang tumakbo itong si Edward. Ngayon sabi naman nung gwardiya, ma'am, ano ho ba yung nakita nyo? Meron kasi ako nakitang tao dyan sa labas eh. Sabi ng gwardiya, ma'am, bilin po sa akin ni Madam Aurora na wag po kayong lumabas. No? Sige na po, kasamahan ko na po kayong bumalik sa kwarto nyo. Ngayon ito namang si Sam, pangiti-ngiti siya dahil nga pinapakalman niya nga yung nanay niya. Nay, wala po mangyayari sa akin. Okay po ako. Ligtas po ako, hindi po mangyayari yun, okay? Bangungot lang po yun. Ngayon ito ng gwardiya, nagmagandang loob kay Rebecca na sasamahan nga siya dun sa loob. At napag-alaman nga nila na wala nga nakita sa labas na tao. So nakaligtas itong si George. Samantala, napansin ni Mercy nung nahimasmasan na siya na nakakalat yung labahan ni Sam. Nakabukas yung lagay ng mga labahan niya. Ba't nakakalat to dito? Nay, maayos naman po yan kanina eh. Hindi naman po yan gulo-gulo eh. Teka, nagulat si Mercy. Yung murder weapon nandoon mismo sa lagay ng damitan ni labahan ni Sam. Naalala tuloy ni Sam yung kwentong isinarisay ni Peter na sabi niya, bago pa man po mangyari yung krimen, tinakot na po ni Ma'am George itong si Ma'am Beverly. Nilagyan po niya ng ulo ng baboy yung higaan ni Ma'am Beverly, tapos sinabuyan po ng dugo at doon po tinarak yung kutsilyo. So yun nga, nanumbalik kay Sam yung alaalang yun at eto na. Nandiyan yung murder weapon. Lumapit si Sam, sabi niya,
Talagang gulat na gulat siya itong si Mercy, nanay niya. Talagang hindi mapakali, natataranta. Sabi niya, "Sam, paano napunta yan? Ito yung murder weapon. Ito yung murder weapon na ginamit sa pagpatay kay Beverly. Ba't nasa akin?" Samantalang si Edward na natatakbo. Sabi naman ni Mercy, "Paano yan napunta dito? Ha? Paano?" Sabi ni Sam, "Meron nag-frame up sa akin, nay. Merong gustong mag-frame up sa akin para siraan ako, para ako yung makulong. Anak, ayokong makulong ka. Kailangan gawin natin ng tama. Kailangan ipakita natin to kay Sergeant Bilya." "Hindi, nay. Para ano? Para makulong ako? Para ituro na ako talaga yung pumatay?" "Hindi, kailangan natin gawin ng tama." Samantala, ito na, sinalubong na sila ni Ruth. "Oh, ano ba, saan ba kayo nanggaling na magkapatid? Ang tatagal ninyo. Kanina ko pa pinagdarasan na magtagumpay kayo. Ano, kamusta?" Sabi ni Edward, "Ate, nay, okay na po ang lahat. Mabuti naman. O paano, babalik na kami sa loob, George." "Sige na po, nay. Mauna na po kayo. At tatawagan ko lang po si Sergeant Villas." Ngayon, eto na. Nagtatalo yung mag-ina. Ang gusto ni Mercy, ipakita kay Sergeant Bilya, no, yung ebidensya. Ayaw naman pumayag ni Sam. Sabi niya, "Kailangan natin i-dispatcha to, na hindi, anak. Makinig ka sa akin, kailangan gawin natin ng tama. Madadala naman to sa maayos na investigasyon eh. Lalo na't inosente ka. Ayaw kong makulong ka, anak. Nakulong na si Francis at ayaw kong pati ikaw ang susunod." Samantala, ito namang si George, sabi niya, "Pick up the phone, Sergeant Bilya. Ba't ayaw mong sagutin? Please, sagutin mo tong tawag ko. Meron akong ere-report sa'yo." Ngayon nakarinig siya ng ingay, kaluskos, sa di kalayuan. Nakita niya na nagpapala itong si Sam. Ibinabaw niya ebidensya. Kasi nga, sinunod ni Sam yung kagustuhan niya, mapilit siya sa nanay niya. Gusto niya i-dispatcha yung murder weapon. Nakita niya. So dahan-dahan na lumapit si George. Sabi niya, napabulong siya. Sabi niya, "Sam, nakita niya talagang kutsilo nandun sa gilid. Kaya nangyari, nagtago itong si George." Samantala, ito namang si Aurora, "Na gawa mo na ba yung lahat na ibinilin ko, ha, Cairo?" "Opo, madam, sinabi ko po kay Ma'am Rebecca na na-extend po yung vacation leave ni Nurse Angie. Pati naman po si Ate Delia, nagkaroon po ng family problems, kaya nandun po muna sa probinsya. Maigi. Hindi po pwede malaman ni Rebecca na tinanggal ko na si Nurse Angie, dahil kapag nalaman niya, magwawala yun. Lalo na nasanay siya sa mga katulong kagaya ni Delia, na siya yung naghahatid ng gamot niya kapag wala si Nurse Angie." "Ah, madam, talaga po bang papalitan niyo na si Nurse Angie? Paano po siya?" "Si Ma'am Rebecca. At sino po ang papalit kay Nurse Angie?" "Ano, Cairo, binabayaran ba kita para magtanong sa akin?" "Pasensya na po, madam. Sige na, umalis ka na." Ngayon, eto na. Kitang-kita ni George na binabaon ni Sam yung ebidensya. So, kinukunan niya ng video. Patay tayo, meron ng proof of evidence, di ba? Hindi to, talagang tunay to. Di ba? So, kontrabidang kontrabida dito si George, sabi niya, "Huli ka rin, Sam. Meron na ako ebidensyang laban sa'yo." So, tinawagan niya na itong si Sergeant Bilya. Kinukontak niya na. Samantala, balik tayo kina Rebecca saka kay Aurora. Kinakausap niya yung pamangkin niya, sabi niya, "Patawarin mo ko, Rebecca, kung ginawa ko to sa'yo. Para rin to sa ikabubuti mo, pati na rin sa reputasyon ng pamilya natin. Kinakailangan ko tong gawin para proteksyonan ka. Patawarin mo ko sa ginawa ko." Kasi talagang binaon ni Aurora yung alaalang yun, di ba? Sa limot. Yung nakaraan nga ni Rebecca. Kinontrol niya ang buhay ni Rebecca, di ba? Kawawa naman dito si Rebecca, kaya siya nabaliw, kaya siya na-depress. Maaring kagawan nga talaga to ni Aurora, di ba? So nakakaawa. So malalaman natin kung ano po yung susunod na mangyayari at kung ano ba talaga yung back story ni Rebecca, kasi hindi pa kasi nakikita hindi pa pinapakita dito . Ngayon, sinagot na nga ni Sergeant Bilya yung tawag nga ni George. Sabi niya, "Thank God, Sergeant Bilya, at sinagot mo na rin tong tawag ko. Meron po akong ire-report sa inyo." So kinabukasan, eto na. Lumabas na ng palasyo itong si or mansion itong si Sam. Ngayon, nung pagliko niya, nakita niya si Jericho na nakalingon doon sa may bintana. Ano yung nililingon niya? Diba sa kwarto ni Sam? Kwarto niya yun . So tinawag niya. Sumigaw siya, "Jericho?" Nung nahuli siya ni Jericho, paglingon sa likod, bigla itong tumakbo.
na parang ewan, di ba, na para bang natatakot. Maaring natakot nga dahil nahuli nga siya ni ano, Sam. Pero sa kinikilos niya, lalo lang tuloy siya paghihinalaan ni Sam na may kinalaman siya dun sa krimen. So biglang dumating si Rebecca, kaya naantala yung pagsunod ni Sam. Sam, kailangan mong sumunod sa akin. Nandito yung mga pulis at mukhang meron silang nahanap na ebidensya. So meron na ditong crime scene, no? So hinuhukay na ng pulis itong hukay na ito, itong lupa na to. So sabi ni Galvan, huling-huli si Sam na siya daw yung naglagay ng murder weapon dyan sa lupa na yan. Nagtanim daw siya dyan kagabi kasi lumapit si Aurora. Anong nangyayari dito, ha, Kuya Galvan? So hindi makapaniwala si Aurora, no, sa sinabi nga ni Galvan. Ngayon sumunod na dumating itong sina ano, Rebecca saka si Sam. Nagkukwentuhan naman si Cairo saka si ano, Peter. Sabi niya ni Cairo, sigurado ka ba talagang si Ma'am sa mga may gawa nun? Hindi, no, para sa akin si Ma'am Mercy. Talaga? Ba't mo naman nasabi yun? Alam mo, sa panahon ngayon, kung sino pa yung hindi makabasag pinggan at kung sino yung hindi mo mumukhang mapaghihinalaan, eh siya pa itong nakakagawa ng krimen. Mali mo, si Ma'am Mercy yung may gawa nun. So, dumating na nga itong si Sam. Sabi ni, ano, ni Aurora, totoo ba, Sam, na merong karaw nilibing dito kagabi? So, ito na. Sabi naman ni Galvan, gaano ka ba kasiguro, ha, Sergeant Villa, na si Sam ba talaga ang naglagay niyan, ha? Sino ba yung witness mo na nagsabi sa'yo? Sabi naman ni Sergeant Villa, with you all respect po, Mr. Palacios, hindi ko po pwede ipagsabi dahil po privacy po ito ng taong nag-witness po sa akin. Para na rin po ito sa kaligtasan niya. Pero meron po akong ebidensya na magpapatunay na si Samantha po ang may kagawa nito. At matibay po itong ebidensya. Ito po, pinakita yung video kay Galvan. So, pinapanood nga ni Galvan at natukoy nga na si Samantha nga itong merong hinuhukay para merong ibaon dun sa lupa na yon na hinukay niya. Ngayon, biglang dumating yung attorney ni Samantha. Diba? So, nakapaghanda itong si Sam. Nakapaghanda. Sabi ni Aurora, o Sam, ikaw nga itong nandito sa video. Ano ba ang totoo? Ano ba talaga yung binaon mo? Sabi ni Samantha, no? Tahimik lang siya. So ito namang si Sergeant Villa, tinanong si Samantha, Samantha, ano ba talaga yung binaon mo dito? So bigla na lang umentra itong abogado niya. Hindi niyo pwedeng bigyan na maraming tanong ang kliyente ko. At sa pagkakataong to, hindi siya pwedeng magsalita. Kailangan ko muna siyang kausapin. Magmi-meeting muna kami. Madam Palacios, meron po ba kayong kwarto dito? Para saan? Para pag-usapan natin tong bagay na to. O sige, nagkausap-usap na sila. So, wala dun yung ano eh, yung murder weapon dun sa hukay eh. Wala eh, wala silang nahukay, di ba? Na wala silang nakita. So, ang galing ni Sam, di ba? So, ito na. Napag-alaman nila, ni Aurora, na nagbago pala isip ni Sam, no? Sinunod niya yung payo ng nanay niya na ipakita sa abogado niya yung murder weapon. So matalino si Sam. Hindi siya lumapit kay Sergeant Villa, kundi lumapit siya sa mismo abogado niya. So sabi ni Sergeant Villa, maaaring pinunasan niya yung kutsilyong yan, diba? Para hindi bumakat yung kanyang fingerprints. Sabi naman ng attorney, alam naman natin detective na kapag pinunasan yan, mawawala ang bahid ng dugo. Pero bakit nandiyan dyan pa rin? So sabi naman ni ano no, ni Aurora, Sam, ano ba talaga yung inilagay mo doon? So ano, sabi nung ano ni detective, Samantha, totoo ba talaga na nilagay mo itong kutsilong to? Opo, sergeant, totoo pong ako naglagay niyan. Kung ganun, ba't hindi mo agad ni-report sa akin? Alam mo naman na matibay na ebidensya to. Kasi po tuliro na po ako nung time na yon, detective. Takot na takot po ako, hindi po ako mapakali nung time na yun. Kaya po, ang pumasok na lamang po sa isipan ko ay idispatcha po yung kutsilyo. Pero, nagbago po yung isip ko eh. Ano naman ang nagtulak sa'yo, ba't nagbago isipan mo? Kasi po, isa lang po yung kailangan kong gawin. Ang malutas na tong kasong to. Para mahuli na kung sinong pumatay kay Beverly, pati kay Basil. Dahil alam ko pong konektado ito sa pagkamatay ni Basil. Ngayon, eto na. Biglang lumapit si Samantha dito kay George para kumprontahin. George, pwede ba kita makausap? Saglit lang, importante. Sa harap mismo ni na Edward saka ni Ruth. So dito natin malalaman, no,
dito sa magandang pag-uusap, no, ng masinsihan ni na George sa kanila Sam, na sinabi ni Sam na meron siyang suspecha at sigurado siya na si Jericho yung killer. Dahil talagang masyadong pa-mysterious guy itong si Jericho, di ba? Meron siyang tinatago. Pero meron pang isang mare-reveal dito sa tinatago nga ugali nito ni Peter. Talagang magulo. Naguguluhan tayo mga viewers kung sino ba talaga ang tunay na killer. Kung si Peter ba ngayon or si Jericho. Dahil sila ngayon yung pinagbibintangan o pinaghihinalaan natin mga manonood. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso, lalo na ta malalagay sa peligro ang buhay ni George sa kamay ni Peter. Dahil nahuli niya ito na nagnanakaw ng gamit ni Basil. Kaya wag natin niyang palalagpasin bukas mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, pakisubscribe para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso, and God bless us all.